Well guys, ngayon ka lang na para sa ating channel, no? Ako ay yung online criminologist, Policia ko. So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang suspect kapag ang accused ay na-inquest na. Ano ang maaaring gawin para ma-fix yung kaso or magkaroon ka ng forecasting ending. Ano man ang gusto mong ending. Malungkot man yan o malungkot. Ngayon, kung mayroon kang tanong, I recommended you join membership for your support. I had 129 pesos charge and PM me, give me a screenshot and connect my messenger. Police ako para sa inyong katanungan. Open ako from alas 9 ng umaga hanggang alas 11 or alas 12 and from time to time, PM na lang, get appointment. Okay? So, ano nga ba ang pwede natin gawin kapag naka-inquest na ang accused natin? So, unang-una, antayin yung sampang. Siyempre, sampahan na yan. Na-inquest na yan eh. So, it's from warrantless arrest within 24 hours, i-inquest at magkakaroon na ng kaso. At ngayon, pansamantala, para makuha nyo ang bail recommended, so, hanapin nyo yung information ng kaso, yung proper charge, at sa bandang kaliwa noon ay may nandyan yung bail recommended. Yun ay kung maliliit lamang na kaso. Eh, at ngayon, kung mayroon ka kayong kakayahan, mag-bail. So, pansamantalang mag-bail para makuha ang pansamantalang kalayaan. Okay? Remember, bail ay temporary freedom of the accused habang siya ay lilitisin sa korte. In short, kapag nakabail ay hindi pa natatapos ang kaso. Still ipaprocess sa korte. Aantayin yung tinatawag na verdict or hatol. Okay? Ngayon, kung ang kaso ay hindi pa nararapol at mag-aantay pa na sinasabing naka-assign na prosecutor, antayin. At kung mayroon na pagkatapos noon, pwede naman yan magka-few days lang siguro yan, ayun ang kausapin kung ano ang pwedeng magawa ng isang akusado para... Siyempre, lahat naman natin objective ay makalabas. So, sa anumang kaso ay applicable yung usap or sa mga biktima ng drug cases ay ang plea bargain recommended. Pero hindi absolute yan. Subject for approval yan ng korte. Yung plea bargain. Depende yan kasi sa background o sa karakter ng accused at depende rin sa nakalatag na ebidensya. So, 5-11 or other 26 or 12. So, lahat yan ay optional ang plea bargain kung papayag ang judge. So, kaya nga mag-apply at usap ang kailangan. So, saan naman makikita yung prosecutor na yan, ay siyempre na dyan yun sa korte nyo. Hanapin nyo lang, ipagtanong nyo. Saan naman makukuha yung information case na yan? Ay doon din sa korte. Ipagtanong mo na lang dyan, abay, sa Office of the Documentation, nandiyon yan. Okay? Para makita mo ang bail. Ngayon, sa mga malalaking kaso, kapag hindi bailable, nako, disgrasya. Pwede naman mag-apply pa ang motion to bail. Kung medyo nakakaluwag-luwag, tandaan natin, medyo malakihan na yan. Kasi pag malakas yung ebidensya, at hindi bailable yung kaso, so mag-apply kayong bail of motion to bail. Malay mo, mag-granted. Tandaan na, apply for approval. Okay? Approval yan. Sa iba pang katanungan po regarding sa proseso ng kaso, huwag niyo akong tawaging attorney kasi hindi naman ako nagpapanggap ng attorney. Okay?
isa akong criminologist o lisensyado tayong criminologist. Magkaiba yung attorney. Kasi yung attorney, ang trabaho talaga nila ang magkaso. Di ba? E tayo, advice lang, idea kung paano nyo uumpisahan. O kung sa bomb i-blasting cap tayo. So ang main, ano talaga dito sa korte, ang main player ay iyong mga attorney. So, ano lang tayo? Analytical ng crime. Kung ano ang pwedeng ikaso sa isang tao. O gathering of evidence. Kung ano ba ang klaseng evidence siya. Pwede yun sa akin. Okay? Pagdating sa trabaho na ng attorney, doon kayo. Hanap kayo ng private lawyer. Maraming salamat sa pag-promote sa akin na attorney. Pero nakakahiyawan, hindi naman tayo attorney, di ba? Mahiya mo ng sarili ko, hindi naman tayo attorney. Crime assistant, ang crime assistant, malapit na yun sa legal assistant, di ba? Isang guhit na lang. Kasi yung hindi mabuo kasi ang kaso, kung hindi yan dadaan sa criminologist, proponent schedule, di ba? So sila yung nagsusubmit doon sa fiscal ng mga dokumento na i-evaluate ng abogado. Imparts pa rin tayo ng legal system. Tandaan nyo yung criminal justice system natin. Ang unang-una doon yung ano nga ba? Police. Diba? Laging hindi pwedeng iiwalay. So, ibig sabihin, parts tayo ng legal action. At kung gusto mong maganitong usapan, medyo malungkot, pero may kwela, huwag ka nang magdalawang isip. Ipindutin mo yung subscribe button at i-click mo ang notification bell all para kung sakaling kailanganin mo tayo, nandito lang ako, ipiin mo lang ako at para baka sakaling makatulong sa'yo. Dalawa lang naman yan eh. Pag hindi kita natulungan, sigurado ako matutulungan kita. Libre pa. Diba? Yung join membership nyo, ano lang yan, support lang yan sa ating channel para maging booster yung ating channel at para i-recommend ni Lulu sa mga bandang kanan para nood kayo. Di ba? At ito pa guys, kung may iba ka tanongan kayo dito sa inquest proceeding na na-inquest na, kung ano pa ang iyong gagawin, so yung mga hindi ko nabanggit dyan, o yung maaari kayong katanungan, nag-PM kayo sa akin. Pulisya ko ang aking messenger. Kunik kayo at mag-get appointment kayo. Pwede ko kayong bigyan ng aking number for call kung wala kayong load or video call kung medyo malakas-lakas ang internet natin, internet nyo, video call. O, di ba? At ngayon, dahil sa internet, mayroon na kayong stable na internet kung mayroon na kayo, ha? Mayroon tayo dyang, CCTV camera, recommended ko. Mag-install kayo ng easy installed na camera na balm type. Tapos siguraduhin nyo natin kung bibili tayo ng balm type camera ay madali lang i-install yan, supply lang kailangan yan. Tapos may sapat na memory at least 32 to 128 gig para may instant review. Diba? Ay kung ikaw ay laging wala sa bahay, gusto mong makita agad-agad yung bahay mo o yung kapitbahay mong chismosa, so kabit ka ng CCTV guys, may ilang yan. Puro kaya, kaway-kaway. Sigurado ako yung mabibili nyong CCTV. May two-way audio yan. Pwede mo siyang, andyan na naman kayo yung kalamansi ko. Ganon. Kalat na naman kayo dyan. Yung ganon ang function ng CCTV natin. Kaya make sure na may wifi ka na. Yung link nasa baba. Okay? Mamili na lang kayo dyan. So, mura lang yan. From 700, 600 pesos to 1K. 1K plus, meron na kayo. So, hindi na. Yung sa bahay ko dito, tagal na yan. 3 years na yan. Kaya lang, noong una guys, nagkamali akong bili. Yung nabili ko, walang memory slot. May bayad pala yung niyan. Cloud storage. At 100 pesos, $2. So, kaya ang problema, wala akong storage. So, papalitan ko yan. Kung nagano. Gawin ko na lang yan sa iba. Pero makita mo naman yan pag malayo ka na sa kunik mo sa cellphone. Oh,
Ang haba na ng aking kwento-kwento. Maraming salamat pala. At PML lang pag may tanong. At huwag mong kalimutan. Kung gusto mong mga ganitong tao, gusto mong mga kaibigan tayo, gumawa ka ng mabuti. Ay hindi, mag-PM ka sa akin para kung may tanong ka. Maraming salamat.